Simula bukas, bawal na ang new hires sa mga POGO ayon sa PAGCOR. 10 Chinese national naman ang arestado sa operasyon ng mga pulis sa Clark, Pampanga, laban sa mga POGO na nagpubli umano sa mga residential area. Saksi, si Salima Refran, exclusive. Mga maliliit na illegal na pogo na nagkukubli umano sa mga residential area ang target ng PNP-CIDG sa operasyon sa Clark, Pampanga. 10 Chinese national ang huli sa paghahain ng 7 search warrants sa iba't ibang villa at townhouse sa eksklusibong komunidad. Na-recover ang mga computer, gadget at money vault na ginagamit umano sa kanilang operasyon. Wala pang pahayag ang mga dayuhan na ito-turn over sa Bureau of Immigration. Nasa kustudiyan na rin ang Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang Chinese national na inaresto sa Tuba Benguet noong Sabado. Wanted siya sa China at may Interpol Red Notice para sa panloloko umano sa halos 200,000 tao. Nakatangay siya ng 7 billion yuan o halos 56 billion peso sa China. Peking Cambodian passport umano ang gamit ng dayuhan. Siya kasi yung kinoconsider namin na pinaka-brain nung POGO operation, ano, yung scamming operation dito sa Pilipinas. Hindi lang isang POGO hub ang sineserbisyohan ito, ano. Siya kasi consultant siya ng maraming ng iba't ibang mga POGO hubs. Kasunod ng dineklarang POGO ban ni Pangulong Bongbong Marcos, ayon sa PAGCOR, bawal na ang new hire sa mga POGO simula bukas. Sa susunod na linggo, pupulungin ng PAGCOR ang mga POGO. Ang pinagkakalog ng PAGCOR na lisensya ay isang pribilehyo. At ang problema ito ay anumang oras maaaring bawiin ng PAGCOR. Ang nasa 30,000 Pilipinong POGO worker na inaasahang mawawala ng trabaho, tutulungan maghanap ng trabaho. Nakikipag-usap na raw ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga BPO at IT company. Kasi marami sa kanila mga encoder eh. Kung merong kakulangan yung kanilang skills, yung kasanayan nila, sasamahan namin ng ano ng training, upskilling, retraining. Ang fact-finding team naman ng COMELEC nagsadya sa Bamban, Tarlac para sa investigasyon nila tungkol kay suspended Mayor Alice Guo. Sa linggong ito, inaasa magbibigay ang law department sa COMELEC on bank ng kanilang rekomendasyon kung may misrepresentation o panglabag sa omnibus election code si Guo. Kung ang findings po ay tama ang law department, meron talagang maaaring nakumit na krimen na tinatawag na election offense, yan po ay kaagad na uutusan ang law department ng NBank na i-file ang information sa regional trial court. Dapat ma-afford ng due process ang lahat ng humaharap na sasakdal sa Commission of Elections. Ayon sa acting mayor ng Bamban, isa't kalahating buwan na nilang hindi nakikita si Guo. Ilang beses nang giniit ni Guo na Pilipino siya at hindi protektor ng mga pogo. Kaugnay naman sa quo warranto petition na inihain ng Solicitor General laban sa kanya, tumanggi magbigay ng pahayag ang kanyang abogado. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.